Ako nga pala si Gio. Mula nang mamatay si Mama, down na ako. Nagrebelde ako. Kailangan ko yun. Kasi pakiramdam ko, mababaliw ako. Papunta ako sa bahay ng pinsan ko. Sagot ko ang unang set at video okay. 12 AM. Hindi na ako tumagay. Ayokong malasing dahil magdadrive pa ako pa uwi. Pero nahihilo na ako. Lumabas ako para magsigarilyo. Sumunod ang pinsan ko. Nainip ako kaya inaya ko siyang magstroll. Pumayag naman siya. Sanay naman kami magstroll ng hating gabi. Nagstroll kami sa province namin sa Nueva Ecija. Mapuno at sobrang dilim pa rin sa Cabiao. Nilagpasan namin ang kanto na papunta sa bahay namin at Tumeretso sa norte. May shortcut kasi doon papuntang Buliran. Sobrang dilim. Bago namin suungin ang mapuno at bako-bakong daan, sinuguro ko munang okay lang na doon dumaan. Madami kasing kwento na may engkanto raw doon. Nang sinabi ng pinsan ko na safe naman dumaan doon, dumiretso na kami papunta roon. Chill lang ako sa pagmamaneho. Lasing na ang kasama ko at ako naman medyo nahihilo na. Nagkakwentuhan kami habang nasa biyahe. Maya-maya pa, naubusan na kami ng mapag-usapan. Nag-focus na lang ako sa pagmamaneho at iningatang huwag ma-flat ang gulong. Maya-maya pa, may nakita akong isang bahay sa kanan ng daan. Kitang-kita ko mula sa bintana ng bahay na may nakatingin sa amin. Kulay pula ang ilaw ng bahay, kaya nawirduhan ako. Napansin ko rin ang isang aso na nakatali sa puno at ikot ng ikot. Kinilibutan ako at tinawag ang pinsan ko. Humigpit ang pagkakakapit niya sa akin. "Insan, naiinkanto yata tayo," sabi ng pinsan ko. Takot na siya. Tumindi ang takot na nararamdaman ko pero pilit ko yung hindi pinahalata. "Sira, hindi yun totoo," sabi ko at biglang sinabi ng pinsan ko na, "Kanina pa tayo pabalik-balik dito. Isang oras ka na nagda-drive. Gio, walang 30 minutes ang biyahe dito. Alam ko, kasi 30 minutes lang to pag nilalakad namin hanggang sa inyo. Saka, kanina pa tayo dumadaan sa punong yan, no?" Tinandaan ko ang punong itinuro niya. Shit, sa loob-loob ko. Mas binilisan ko ang pagmamaneho. Nang dalawang beses pa uli kaming dumaan sa punong yun, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi totoo ang nangyayari. Kanina lang, may nakita kong ilaw at yun ang sinundan ko. Inihinto ko ang motorsiklo, mas humigpit pa ang pagkakayakap sa akin ng pinsan ko. Diretso ang tingin ko sa ilaw na nasa poste at nanlaki ang mga mata ko. Nang makita kong unti-unting lumalayo sa amin ang poste ng ilaw. Lalo akong napamura nang biglang kumipot ang daan. Ang kaninang two-way na kalsada ay ngayon naging isang kalsada na lang. Na single na motorsiklo lang ang kakasya. Nawala ang pagkahilo ko at pagkalasing ng pinsan ko dahil sa takot. Takot din ako. Takot na takot. At wala akong ideya kung anong dapat kong gawin sa ganong sitwasyon. Pero, responsibilidad ko ang pinsan ko dahil ako ang nag-iaya sa kanya. Pilit kong biniro ang pinsan ko para mabawasan ang takot niya. "Insan, pag hindi matay ako sa takot, ikaw na ang mag-drive ha?" Pilit kong ngumiti. "Sira ulo ka ba? Kaya mo yan." Inatras ko yung motorsiklo para iikot yun pabalik sa dinaanan namin kanina. Hinding-hindi kami daraan
sa daang bigla na lang nagbago. Pero hindi ko maiatras ang motor dahil ang bigat ng pinsan ko. Insan, baba ka muna. Iaatras ko lang. Ayoko nga. Para siyang toko sa likod ko. Ako na lang ang bumaba. Ang bigat talaga ng motor. Noong maiikot ko na, bumulong ang pinsan ko. Anong gagawin natin? Paano tayo uuwi? Huminga ako ng malalim. Hindi ako nagsisimba pero alam kong yun lang ang makakapagligtas sa amin. I have doubts, but this time, we will pray together. Ang bilis ng pagmamaneho ko habang patuloy pa rin kami sa pagdadasal. Wala pang 10 minutes, nakalabas na kami. Pinagtawanan kami ng mga pinsan namin nang ikwento namin ang nangyari sa amin sa shortcut na daan. Inaaya pa ako ng isa kong pinsan na bumalik doon. Gusto raw niyang ma-experience ang naranasan namin. Sabi ko naman, hayaan mo, ituturo ko sa iyo ang daan. Pero never mo na akong mapapadaan uli doon ng gabi, sagot ko sa pinsan ko. At nang isang gabi, nagpasya ang pinsan ko na pumunta doon. May pangyayaring hindi namin inaasahan. Hindi na siya nakabalik sa amin. At bigla na lang siya naglaho. Kung nagustuhan niyo at gusto niyo pang makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na kayo sa channel ko.